Samsung Galaxy A71 ang unang phone na na-review ko. Pinahirap lang sa akin yon ng tropa kong Pogi. Shoutout sa'yo. At noong mga panahong yon, talagang nagustuhan ko yung phone. From camera to display to overall specs, solid mid-ranger talaga. 2 years later at andito na tayo sa Samsung Galaxy A73 5G. At sa totoo lang, ang gandang phone din ito. Pero marami na ring brands ang nag-level up ngayon at sobrang higpit na ng kompetisyon. So sa video na to ay titignan natin kung mangingibabaw pa rin itong A73 5G. Sobrang nagustuhan ko yung design. Available to in 3 colors. Awesome Mint, Awesome White at Awesome Gray. At awesome talaga yan para sa akin kasi alam nyo naman na fan ako ng simpleng design at yan mismo ang ginawa ng Samsung dito sa A73. Plastic yung frame, painted in silver, so nagmumukhang metal. Plastic din yung back panel at nagustuhan ko yan dahil una matte finish, hindi kapitin ng fingerprints. Very minimal lang din yung branding sa baba, tapos yung camera module ay nakadugtong na rin sa back panel na para sa akin ay nakakadagdag sa pagka-premium ng itsura. Hindi rin madula sa kamay nung ginagamit ko, which is good kung hindi tayo gagamit ng case. Manipis at magaan lang din na mas na-appreciate ko pa ngayon dahil galing ako sa bulky at mabigat na phone. At take note nga rin pala na meron din tong IP67 water and dust resistance at mataas-taas yan. Hindi lang siya safe sa ulan. Protektado rin kahit malubog natin sa tubig. So ang hindi ko lang gaanong nagustuhan sa design ay yung placement ng buttons. Medyo mataas kasi yung power at volume buttons dito. So sa kaso ko, talagang ina-adjust ko pa yung grip ko sa phone para lang makapag-adjust ng volume. Siguro okay lang to sa mga mahahabang daliri pero for small to average sized hands, mas okay sana kung binaba pa nila ng konti. Now, ang good news naman, hindi naman talaga natin kailangan pindutin yung power button kasi meron naman tayong double tap to wake feature. Or pwede rin diretso na nating ilapat yung daliri natin sa fingerprint scanner para mag-unlock. Also, napansin ko rin na malaki na ang in-improve ng fingerprint sensor dito kumpara sa A71. Mas mabilis at mas accurate na to ngayon, so wala na rin akong marereklamo dyan. Now, 2 years na rin akong hindi nakakapag-review ng Samsung device. At nung inopen ko to, bigla akong naalala yung mga bagay na lagi kong nagugustuhan sa mga Samsung phones. Yung display, yung camera at yung software. Sa display muna tayo. Halos matik kasi yung ganda ng display sa mga Samsung phones, lalo na sa mga mid-range to flagship. At pagdating dito sa A73, malamang wala ka nang hanapin pa. 6.7-inch Super AMOLED Plus with 1080p resolution and 120Hz refresh rate. Yung side bezels, manipis, yung punch hole cutout para sa 32MP selfie camera, maliit lang din. Tapos yun nga, as expected sa display ng Samsung, vibrant and punchy yung colors, viewing angles natin, goods na goods. Hindi rin ako nakulangan sa brightness nung ginamit ko to pang picture outdoors. Social media browsing, smooth na smooth din dahil nga sa high refresh rate at walang nabanggit ang Samsung tungkol sa touch sample rate pero sa experience ko, very responsive naman at mabilis. Now sa mga hindi pa nakakapanood ng Enola Holmes, meron na sa Netflix at maganda. Well, hindi talaga ako nanonood ng movie sa phone pero dahil nauna nang manood yung girlfriend ko, sabay namin pinanood yung 1 so akala ko ganun din sa 2, hindi ko na pinanood sa TV, dito na lang sa phone at hindi naman ako nadismaya. Yes, maliit yung screen pero yun lang yun. In terms of picture quality, quality. Panalo for media consumption lalo na't meron tong HDR10 at Widevine L1 na perfect kung mahilig kang manood sa mga streaming services like Netflix at Disney Plus na malapit na ring i-launch dito sa Pilipinas. Or nilunch na pala dito sa Pilipinas. At hindi nga rin pala ako nabitin pagdating sa speakers. Hindi ako gumamit ng headset o wireless earbuds nung nanood ako. Yung built-in dual speakers lang ang gamit ko at okay na okay din sa akin. Malakas tsaka klaro kong naririnig yung mga sinasabi ng characters. Medyo tini lang ng konti kung ikukumpara natin sa mga higher-end flagship phones and wala rin tayong deep bass dito pero at the end of the day, mid-range phone pa rin to at pasadong-pasado naman yung quality sa ganitong category. Okay, so isa pa sa mga bagay na gusto ko sa mga Samsung phones ay yung camera. At hindi naman yung nagbago dito. Naka-quad camera setup to. 108 megapixels yung main camera
na may kasamang 12 megapixel ultra-wide, 5 megapixel depth sensor, at 5 megapixel macro cam. Nag-mall kami ng girlfriend ko kasama yung anak namin. At ito yung mga shots na nakuha ko. Very satisfied ako at yung girlfriend ko. Ang ganda kasi ng mga kuha ng main camera. Sharp and detailed, buhay na buhay ang kulay, tapos natural din yung skin tone. At kahit sa food photography, okay na okay din. Marami-raming likes din ang nakuha nito nung pinost ko sa Facebook. Tapos in terms of dynamic range, pasado rin for a mid-range phone. Sunset yung background ng picture na to. So against the light yan. At kung mapapansin nyo, hindi naman ganun ka-blown out yung langit. At kita pa rin yung details dito sa milk tea. Tapos andyan din yung orange-orange sa puno, indicating na dapat hapon nung nag-take tayo ng photo. Dinala ko rin to sa Unbox Fest nung Sabado. At solid din yung mga nakuha ko. At siya nga pala, take note na hindi pa naka-enable yung 108 megapixel mode dyan. Yan lang yung default 12 megapixel output. So kung may plano kang ipaprint yung picture, pwede pang i-improve yan gamit yung 108 megapixel mode. At kahit sa low light or nighttime shots, napabilib pa rin ako nitong A73. Pansin ko dito yung tulong ng optical image stabilization ng main camera. Pagdating naman sa ultra-wide, as expected, mapapansin natin na mas soft yung kuha kumpara sa main camera. Hindi rin ganun ka-punchy yung colors, so may konting difference. But overall, nakakuha pa rin tayo ng detailed photos at malawak talaga yung field of view. Kaya definitely useful pa rin for taking landscape shots. Now, mas gusto ko sana ang telephoto lens, pero ito yung macro shots kung sakaling interesado kayo. Tapos ito naman yung mga selfies na nagustuhan ko rin dahil detailed at maganda rin ang kulay. At pagdating naman sa videos, sharp at buhay din yung kulay tulad lang din sa mga main photos kanina. Hindi rin gaanong maalog kahit naka 4K resolution. Of course, pwede pa rin maging mas stable yan sa 1080p, pero okay na ako sa 4K. At siya nga pala, pwede tayong mag-switch ng camera nang hindi nag-i-stop ng recording. Main camera to ultra-wide to selfie, pwedeng magpalit-palit nang hindi pinuputol yung video. Maganda rin siyang gamitin for video calls. Of course, malaking factor pa rin dyan yung stability ng internet connection. Pero para may idea kayo, ito yung video quality gamit ang front-facing camera natin. Actually, hanggang 4K resolution din yan. At gamit ko rin ngayon yung built-in microphone. Okay, so usapang performance naman tayo. Snapdragon 778G yung chip na gamit natin dito. 5G ready na yan, so goods na goods kung may 5G sa lugar nyo. Hanggang 8GB ang RAM at hanggang 256GB ang storage na expandable via micro SD card. Running on One UI 4.1 based on Android 12 yan. At pagdating sa mga UI na yan, one of my favorites talaga itong One UI. Ang dali kasing pumindot-pindot dito kahit malaki yung screen. Kumbaga, hindi mo kailangang abutin lahat sa screen para magawa yung mga gusto mo. Kasi napaka user-friendly ng interface kahit isang kamay lang yung gamit ko. Halimbawa niyan yung notification center. Hindi ko kailangang abutin yung pinakataas ng screen para lang makita yung notifications at yung ilan sa mga settings natin. Pero mon, ganyan na rin naman sa ibang UI . Yes, pero kapag nag-swipe down ka ulit ng isa pa, ibababa niya pa lalo sa'yo yung mga settings na para bang inabot niyo na lang sa'yo para hindi ka na mahirapan. Simpleng bagay, yes, pero malaking plus yan para sa akin. Since araw-araw kong ginagamit yung phone, araw-araw kong nagsaswipe down, so itong maliit na bagay na to ay magiging malaking tulong din kung araw-arawin. Tapos kung hindi ka pa kontento dyan at medyo maliit talaga yung kamay mo para sa phone, yabang-yabang ni... meron pa tong one-handed mode. Swipe down mo lang tong bottom part tapos liliit na yung screen at maaabot mo na lahat. Now in terms of bugs naman, wala akong na-encounter sa paggamit ko. Swabing-swabe at pulido na talaga. At siyempre, alam naman natin na pagdating sa Android phones, talagang isa sa maalaga sa updates ang Samsung. 4 major Android OS upgrades at up to 5 years of security patches ang pangako ng Samsung dito na hindi natin basta-basta makikita kahit sa mga flagship phones ng ibang brands. Sobrang laking plus kung balak mo itong gamitin ng ilang taon. Sa mga nag-aabang ng AnTuTu benchmark score, mahigit 500K ang nakuha ko dito. At itong Snapdragon 778G ay malakas na chip and at the same time power efficient din. May katagalan na, mahigit isang taon na rin yan, but still, very capable pa rin sa pag-handle ng mga apps
na madalas nating ginagamit. Sa kaso ko, Gmail, Google Drive, Google Docs, mga social media apps, YouTube, Netflix, messaging apps, kayang-kaya niya yan. At wala rin problema kahit mag-multitask tayo. Yun nga lang, nung naglaro ako ng games, nasabi ko kaagad na hindi ko ito marerecommend sa mga gamers. Mobile Legends, high graphics, high frame rates. Naitawid ng maayos at wala naman akong naging problema. So tinest ko naman yung ultra frame rates para magamit ko sana dito yung 120Hz refresh rate ng phone. At dito ko unang nakita yung pagbaba sa performance. Well, kahit kasi Mobile Legends lang yan, mabigat pa rin pag ginawa nating 120fps. So syempre mas mag-generate yan ng heat. At actually may warning din ng Mobile Legends bago natin yan ma-enable. So thermal throttling ba yung nangyari? Yes, pero not that kind of thermal throttling na sobrang init na ng phone kaya bumaba yung performance. Hindi ganun yung napansin ko eh. Ang napansin ko dito, mas pinaprioritize lang talaga ng Samsung yung thermals over performance. Kahit pa i-disable ko yung auto performance management ng game booster nila. Kumbaga hindi niya na talaga pinapaabot sa puntong magiinit na ng sobra yung phone. Hindi pa man din umaabot ng 45 degrees, binababaan niya na yung performance. Unlike sa ibang phones na hinahayaang umabot ng 48 or sometimes more than 50 degrees pa bago bumaba yung performance. So, pwede to kung casual gamer ka lang, tipong Mobile Legends or Pokemon Unite, nagkayayaan kayo ng mga kaibigan mo, high graphics, 60fps, okay, walang problema. Pero kung sasabihin nating mabibigat, like Genshin Impact, or 120fps na games, o di kaya mga 10 games straight kayong maglalaro, hindi ito yung phone para doon. Now, okay lang ba yon para sa isang high-end mid-range phone? Well, depende yan sa'yo kung gamer ka o hindi. Kung ako ang tatanungin, dapat naglagay ng mas magandang cooling solution ng Samsung dito. Pero hindi naman kasi talaga gamers ang target market nila. So, yun. Sa battery naman bumawi itong A73. 1.5 to 2 days of use sa akin yan. Lalo na syempre kung mga apps for work and social media lang naman. So, mabisa yung kombinasyon ng 5,000 mAh battery, power efficient chip, at power efficient display. Ang hindi ko lang nasubukan ay yung eksaktong charging time gamit ang 25W charger nila. Hanggang 25W kasi yung supported charging speed dito. Pero walang kasamang charger sa box at wala rin akong 25W charger dito, so hindi ko masasabi sa inyo ngayon yung charging time. Okay, so ilang buwan na rin available itong A73 5G. Ngayon lang talaga natin na-review at ang presyo nito noon ay 26,990 to 29,990 pesos. Medyo mataas pero mas maganda na yung presyuhan ngayon. Nag-check ako sa Samsung website at bumaba na yan ng 1,500 pesos, so 25,490 to 28,490 pesos na lang yan. Tapos may ino-offer pa sila doon na 1,000 pesos na voucher at libreng 25W fast charger, so pwede na lang nating makuha for less than 25K at hindi na rin problema yung kawalan ng charger sa box. So ang tanong na lang, may re-recommend ko ba itong A73 5G? Oo. Oo, depende sa tao. Sabi ko nga kanina, kung gamer ka, hindi ko ito mare-recommend sa'yo. Hindi siya built for graphic intensive games at hindi siya built for long gaming sessions. Casual gaming, okay. So may re-recommend ko to sa mga tao na ang hilig ay picture-picture, social media, media consumption or watching videos. Sa mga vloggers, pwede rin kasi maganda yung camera. Sa mga ginagamit yung phone for work. Sa mga students na walang paki sa gaming, puro aral lang, parang ako dati. Kapal na mukha mo! At actually kahit kanino pwede. Pwera lang sa mga hardcore gamers. At kung ikaw yung tao na ang pinakahabol talaga sa phone ay yung solid camera performance, solid display, solid battery at magandang software, for sure, ma-appreciate at masusulit mo tong phone na to. Tapos, parang naman sa iba pang mga cons, walang headphone jack, hindi na rin ganun kabilis yung 25W charging ngayon. Again, yung thermal management for games, at yung haptic feedback nga rin pala. Hindi siya ganun kaganda, lalo na for a mid-range device. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Quick update lang sa Christmas giveaway natin. Redmi A1 at Tecno Pova 3, pag umabot tayo ng 200K subs before Christmas. Like, share, subscribe para manalo.
next time ulit. Peace!